sa mga maraming problema na pinagdadaraanan ninyo sa ngayon. Ang i-advise ko lang po sa inyo na huwag natin masyadong isipin kung paano natin sosolusyonan ang problema nyo ngayon. Lagi po natin tatandaan andyan po ang Panginoong Hesus natin na tatakbuhan natin palagi. Pero meron po akong isang kondisyon po sa inyo na dapat malaman. Lahat ng po ng oras natin na ginagawa natin, lagi ting tatandaan, magdasal po tayo. Lahat ng gawain natin bago tayo mag-uumpisa, magdasal po tayo. Magpasalamat na bigyan po tayo ng Panginoon ng malakas na pangangatawan hanggang hapon. Kung tayo may ay nagtatrabaho sa umaga at ganun din po sa gabi. Karamihan po sa atin, guys, nakakalimot sila bago po sila gumawa ng mga trabaho nila. Tsaka lang po sila nakaalala sa Panginoong Hesus natin pag may tayong problema. Yan po natin problemahin sa mga taong nawawalan po ng pag-asa na solusyonan lahat ng mga problema nila. Huwag natin pong daanin sa ibang tao na tinatawag natin. Hindi naman tayo bibigyan ng Panginoon ng problema kung hindi natin kayang solusyonan. Ito lang, guys, na may babahagi ko po sa inyo na huwag po natin kakalimutan ang Panginoon Hesus na siya bukod pinagpala sa atin sa pang-araw-araw natin na gawain, lalo-lalo na sa poong may kapal na bigay ko sa atin na buhay natin. Alam niyo po, sa mga nakakapanood nito, hiram lang natin po sa Panginoon nito. Mayroon po tayong oras na isuli pagdating ng takdang panahon. Kaya po tayo ngayon na nabubuhay para alagaan natin ang ating sarili. At huwag natin masyadong abusuhin kung tayo ay nagkakaedad na po. Sa mga nakapapanood po ngayon, sa mga advice ko, sana po nakakapulot po kayo ng aral sa mga ibinabahagi ko po sa inyo. Salamat po. At huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po sa YouTube channel po, Jeterium Robert Albano. Salamat po at God bless po sa inyong lahat.